Awitan ng Panginoon sa bigin sa liwain, pagliligtas niya sa atin. Sa bigin sa liwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isinasama din natin sa banal na misang ito ang kaluluwa ng lubhang kagalang-galang Teodoro Buhain na naging rektor din ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, lalo tigit upang nang sa ganun, ang bagyong pipito ay humina. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasulungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rin tungkol sa iyong pag-ibig, at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya na nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos sa magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po. Alleluia. Alleluia.
lubos sa araw ni Kristong Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ng iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa digdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka inaantok pa yan. O, tingnan mo katabi mo. Sabi mo, kaibigan, don't worry. Pray always. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Yan ang magandang itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus sa ating mabuting balita. Huwag tayong magsawa sa pananalangin. Amen? Lahat ng bagay na dadaan sa pananalangin. Sapagkat ito ang sinasabi natin lingwahe ng Diyos sa atin. Sa ating mabuting balita ay narinig natin, ano? Na itong balong babae sa ating mabuting balita, tinanggihan na siya noon pa ng hukom na masama, yung masamang hukom. Pero dahil sa kauulit-ulit na punta niya at panggugulo niya sa hukom, anong sabi ng hukom? Nakukulitan na ako sa kanya. Ibibigay ko na ang gusto niya. Yun ang sabi ng hukom. No? Sabi niya, hindi ako natatakot sa Diyos at wala ako iginagalang. Pero dahil ang kulit-kulit niya, bibigyan ko na. Pero pagdating sa Diyos, hindi masama ang Diyos. Napakabuti niya. Sa ating patuloy at patuloy na pagdarasal sa Kanya, araw at gabi, ibibigay niya ang tugon sa ating mga panalangin. Amen? Alam niyo po, pag tayo nagdadasal, meron tatlong tugon ng Diyos. Ang unang tugon ng Diyos ay ano? Oo. Sabihin nyo nga, oo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, didinggin ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Yung tignan yung katabi nyo. Sabihin mo, kaibigan, didinggin ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Yes. Yan ang unang sagot ng Diyos. Kung yan ay para sa atin, para sa ikabubuti at ikagaganda ko, ibibigayan ng Diyos. Amen? Number one, oo. Pangatlo, hindi. Sabi niyo nga, hindi. Tingnan mo yung katabi mo.
sabihin mo, kaibigan, huwag kang magtatampo kay Lord. Bakit? Yung iba sa atin, kapag hindi napakinggan ng panalangin, nagtatampo kay Lord, hindi na magsisimba. O di naman kaya, pag di na magsisimba, lilipat ng ibang relihiyon, ay para kang tipaklong. Alam mo, tipaklong, lundag ka ng lundag kung saan-saan. Huwag tayong magtatampo kay Lord kapag hindi pinakinggan ng panalangin natin. Bakit? Kasi mas alam ni Lord ang makabubuti sa atin. Amen? Huwag natin pangunahan ng Diyos. Oo, dinadasal natin, Lord, Lord, gusto ko nito, pero hindi tumataga, hindi nangyayari, eh tanggapin natin. Bakit? Kasi meron siyang magandang plano sa akin at sa ating lahat. At pangatlo, oo, ngunit sa tamang panahon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, relax ka lang. Ayan. Father, 10 taon na ako nag-iintay ng kasintahan, ay wala pa rin. Ay tinignan ko. Ay hindi ka naman nag-aayos. Paano ka liligawan? Oh, kita mo na yan. Oh. Si Lord, mabait yan. Kung yan talaga ay gusto niya, ibibigay niya yan sa kanyang panahon. Hindi sa aking panahon. Ay biruin na lang ho niyo si Padre Raymond. Ako'y pumasok ng seminaryo at the age of 16. Naging pari ako at the age of 33. Ilang taon akong nahuhubog sa seminaryo? 17 years. Ay, biruin mo naman, ang dami ko na mga kasamahan na naging pari, mananauna na sa akin. Diba? Ako talaga yung lungkot-lungkot. Bakit? Aba, akala ko hindi na magiging pari eh. Eh, sinabihan ako ng mga aking formator sa seminaryo, hindi ka pwedeng maging pari. Ako talaga, nasaktan talaga ako eh. Iyak talaga ako eh. Sa totoo lang. Oh, iyak ako na iyak, no? Sabi ko, Lord, kung anong gusto mo, yun ang masunod. No? Pero malungkot talaga ako. Pero hindi nyo alam, nung hindi pa ako pare, at nung sinabihan ako na hindi ka pwede maging pare, isa ako sa mga nakaupo dyan, katulad ninyo. Umiiyak din ako. Sabi ko, Panginoon, gusto ko maging pare. Pero kung gusto ninyo ang ibang buhay ko, ikaw ang masunod. May tinanin niyo ang himala ng Diyos. January 14, 2013, hindi ko malilimutan yun. Bakit ika ninyo? Sapagkat sa harap ng aking mga formator, kaharap ang aming mahal na obispo noon, anong sabi ng obispo sa harap ng aking mga formator? I want Raymond to be a priest. He will make it. Ilang taon na akong pari? 10 na taon na akong pari. Minsan ako'y nakaupo din sa inyo dyan, sa may harapan. Kung minsan nasa likod ako, umiiyak ako, daladala ko ang panalangin ko. Pero may awa ang Diyos. Naghintay man ako ng matagal, ibinigay niya. At yan ang magandang tinuturo ng mabuting balita. Huwag tayong mananawang magdasal. Ibigay man niya o hindi ang ating mga panalangin, ang pinakamahalaga, meron akong magandang relasyon sa Diyos. Huwag tayong mananawa. Kapag ang panalangin natin ay para sa ikabubuti ko at ikabubuti natin, ibibigay agad yan ni Lord. Huwag tayong mag-alala. Subalit kung hindi ito ibibigay, huwag magtatampo. Bakit? Papangit ka po. No? Huwag tayong magtatampo. Bakit? Mas alam ng Diyos ang makabubuti sa buhay ko at buhay natin. Tuloy lang ang panalangin, no? Kung ang ating panalangin ay wala nang lumalabas sa ating mga bibig, hayaan na lang ang mga luha natin ang tumulo sa mga mata natin sapagkat yan ang magandang panalangin sapagkat yan ay galing sa puso ng taong nasasaktan. At naririnig niya ng Diyos. At pangatlo, kapag sinabi ng Diyos, oo, huwag mo namang sabihin na ura-urada ibibigay ng Lord. Hindi. Tutugunin niya ng Diyos sa kanyang panahon. Hindi panahon ko, kundi panahon niya. Kaya minamahal ko mga kadiboto, huwag tayong mananawang magdasal.
may awa ang poong Jesus Nazareno. Nandiyan ang kanyang pag-ibig, nandiyan ang kanyang pagmamalasakit, nandiyan ang kanyang awa. At bago ko matapos ang aking munting pagninilay ngayong umagang ito, sa ating banal na misa ngayon, magdasal tayong sama-sama na nawa ang bagyong pipito ay humina, magdasal tayo na nawa ang mga lugar na maapektuhan ay maging matatag. Tayo'y nagdadasal sa poong ni Jesus Nazareno, ipagsanggalang ang bansa natin sa mga bagyo at mga kalamidad, na tayo, ang ating sama-samang panalangin, ay magkakaroon ng katuparan sapagkat, sabi nga ng Panginoong Jesus, where two or three are gathered in my name, I am in their midst. Amen? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at walang huwag mawala ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinira na tumatawag sa kanya sa gabi at araw. Pinalalakas ang ating loob ng katuruan ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod naway maging masigasi sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Iyong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit, sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Para sa ikahihina ng bagyong pipito, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inaking loob. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling Diyos, ginigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko,
naway gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinili. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingam at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos,
ng kabyak ng pusong niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang
sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanalig at puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Oo, ika'y puno ng kabutihan, Pastol ka, nagmamahal sa kawal. Inaakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Prayer Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangit, kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanalag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanuan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.